nothing is more comforting than buying merienda sa kalsada, especially my favorite turon, banana cue, and maruya. So, lutuin natin yan today. My memories of Maruya. Sa Baclaran Church, dun sa mga iskinita doon, may isang ale na nagluluto ng napakasarap na maruya. And alam mo kung ano yung secret? Everything is freshly cooked. Unfortunately, parang wala na ata siya dun ngayon. Kasi parang nag-cleaning operation sa Baclaran, or baka naman lumipat lang siya sa ibang pwesto. Pero talaga, pag bagong luto ang maruya, mainit na mainit, light and crisp yung butter, iro-roll mo sa white sugar. Oh my gosh, super duper sarap! So first, you need to start with ripe saba bananas. So ito, hinug yung aking saba bananas. I just cut it into half or in-split lang natin. Ganyan lang. Pag masyadong malaki yung saba, you can cut it into three. And then next, gawin natin yung butter. So to achieve a light and crisp maruya butter, you need a combination of two starches. So I'm using here all-purpose flour and cornstarch. Yung cornstarch yung tutulong na maging light and crisp yung maruya butter mo. And then into this, I'm just going to put baking powder. Pinch of salt. And white sugar. The white sugar will also help give your butter that nice golden brown color kasi magkakaramelize yan during the frying. And then next, another secret is the use of cold water. This is ice cold water. Eh, paano naman po? Magtitinda po ako sa kanto namin. Kailangan ba? Bibili pa ako ng yelo para lang maging ice cold yung water? Oo nga, no, may point. Pwede namang hindi ice cold water ang gamitin, but again, nakakatulong yung ice cold water na ma-relax yung proteins ng iyong starches, making your maruya butter extra light and crisp. Saan ko natutunan yan? Sa mga Hapon. Kasi di ba yung tempura, one of the secrets is they use ice cold water when mixing the butter. And then next is, gamitan mo lang ng wooden spoon. Ayan, so maglalagay muna akong 2 cups ng ice cold water. May mga chunks pa ng yelo, di ba? Two cups muna. Madaling magdagdag, mahirap magbawas. Ay, di ba? Parang bilbil lang. Mabilis dagdagan. Mahirap bawasan. Agree ka ba? Itapat ang camera sa kanya. Do you agree? Nag-a-agree ka ba doon? O, di ba? Dagdagan pa natin. So, paunti-unti na yan. You want to achieve a light and thick batter. Parang consistency of a melted ice cream. Konti pa. Pag halimbawa, palagay mo, napadami yung liquid, katulad ng palagay ko ngayon, o masyado siyang lumabnaw, put some flour. Ganun lang, lagyan mo ng konting flour. APF. Wooden spoon lang ang gamitin mo kasi when you overmix this, tumitigas po yung butter niya. Okay, yan. Parang pancake butter. See? Now, mainit na yung mantika ko. Let's start frying. Pinagtatabi-tabi yan. O, pagtabihin mo yung 3 pirasong maruya mo. And then, gumetsa ka ng something like this.
baliktad mo. Nilalagyan na nga ako ng 6 pieces. Yung iba kasi, nilalagay nila sa platito. Naku, parang masyadong malalaki kasi yung saba ngayon. O ito, pwedeng dalawa lang pala. Pero gawin na natin 3. Just slide it like that. Sumubok din tayong dalawa lang. Ayan. So, iprito-prito natin. Pwede pa ako maglagay ng 2 piraso. You want the bananas to be coated, fully coated with the butter. Pero ayaw mo naman na sobrang kapal din ng butter. Okay, look, it's nice and golden brown. Ipila mo na dyan. Okay na yan, 2 lang kasi ito, Diyos ko, parang masyado namang... It's one meal. Okay, linisin mo yung mantika. Patayin mo muna yung apoy before you put the next batch. Okay, kasi pagka excited ka sa paglalagay ng next batch, hindi mo pinatayo apoy, the tendency is masyadong mainit. Pag masyadong mainit po, tostado agad yung iyong maruya. Gusto mo yung tama lang. Patay po ang apoy niyan, ha? Okay, so I'm going to continue frying our maruyas. And iro-rollo natin yan sa asukal. At syempre, lalafangin natin yan. Okay, ayan! Pwede na tayong pumunta sa kanto para magtinda ng maruya. So, of course, you need to roll it in. Pinawisan ako sa pagpiprito. You need to roll it in sugar. Ako, gusto ko yung makapalang sugar. Ikaw ba? Gusto mo makapalang sugar? Ha, saktong coat lang. Ayan, ganyan. O, tikman natin. Halika, tumikim ka dito. May buisit, ha? Happy tayo. O, look how crunchy. Nice, di ba? Ano ba? Kakamayin mo yan! Small bites na. Ganito, oh. Sige, ikaw. Ang init eh. Sige na. Crunchy. Ano, masarap ba? Ay, ayan. Parang nakabalit sa donut. Ah? Oo nga, no, parang nakabalot sa donut. I know. Cut ng bread. So good. So, i-re-recommend mo ba sa kanila na lutuin din nila yan? No. Lutuin nila ito. How? Pwede oh, pang lang. Kailangan ubusin mo yan. Mainit nga, kaya hahatiin. Bye. So, ano pang hinihintay nyo? Gumawa na kayo nitong maruya because it's extremely great. Ang sabi nga niya, parang
ano yung parang saging na binalot sa donut. Gumawa ka na, and I'm going to see you all soon.